do not worship any god except Jesus. Ang sabi sa Exodus 20 verse 1 to 3, ang lahat ng ito ay sinabi ng Diyos. Ako si Yahweh, ang iyong Diyos na naglabas sa iyo sa Ehipto at nagpalaya sa iyo mula sa pagkaalipin. Huwag kang sasamba sa ibang Diyos maliban sa akin. Gaano kaya karami sa mga magulang ang mas mahalang anak nila kaysa sa Diyos? Yung mga taong mas mahal yung kanilang asawa or mas mahal yung kanilang BF or GF? O yung mga taong mas mahal ang kanilang sarili? Siguro marami. Maraming tao ang ganito. At sana sa panahon ngayon, baguhin natin ang ganito. Maghanap tayo ng bagong mamahalin na hindi tayo malulugi. At the same time, hindi tayo nagiging taksil sa ating mga asawa, pamilya, anak, kaibigan, girlfriend, o boyfriend. Gawin nating number one ang Panginoon. Kapag number one sa ating buhay ang Panginoon, magiging mas mabuting magulang tayo, mas mabuting anak, mas mabuting asawa, mas mabuting kaibigan, mas mabuting tao. Lahat ng mga mahal natin sa buhay ay magbe-benefit kasi the best way na mahalin ng tao or magmahal is to love God first. Let's make God our dearest every day. It is a decision para pumili kung sino ang ating mamahalin. It is a decision para piliing mahalin ang Panginoon. At kapag nakapag-desisyon na tayo, our every thought and action will be accordance doon sa desisyon na yun. May kasabihan nga na the nearest is dearest. Kaya kung gusto natin na maging dearest natin ang Panginoon, let's allow Him to be nearest to us. Nauna na nga sa pagmamahal sa atin ang Panginoon. Kaya dapat lang na bigyan din natin siya ng time at space sa ating mga buhay. Let's get nearer to God every day. Have the Lord as your dearest. Taon-taon, oras-oras, araw-araw. Let's decide to be near the Lord. God bless us all.